everyone, welcome back again sa ating channel. So today's vlog is meron tayong pupuntahan. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung pinagkakaabalan ko dito sa probinsya. So pupuntahan natin yung aking bukirin na aking gagawin or aasikasuhin. Kasi nung previous na taniman, pinagawa ko sa ibang tao. So ngayon, pinag-isipan ko na ako na yung gagawa. So samahan nyo ako guys. Medyo malayo siya konti. Ayan. Napavlog tuloy ako. Ayan. Medyo talaga malayo siyang malayo. So ganito yung buhay dito sa probinsya. Simple lang. Basta may bukid ka, okay na. Para at least meron kang aahinihin, di ba? Lapit na tayo sa bukidin. So, nandito na tayo. Ayan, welcome to my bukid. Hacienda, hindi pwedeng hacienda eh, kasi bukidin to eh. Ay, medyo... Medyo mahaba na yung mga damo, so kailangan ko nang ipalinis. So kailangan ko na ding mag chai chai means parang tapakan yung mga damo para pumunta sa ilalim. Yun, chai chai ang tawag namin doon, pero ewan ko sa Tagalog, hindi ko alam eh. So nandito na nga tayo guys. So ang aking bukirin is doon sa baba hanggang dito sa taas. So medyo malawak siya na lupain, pero medyo yung bukid maliliit siya. So meron din kaming betel nut doon sa baba na tinanim ng aking lolo before siya pumano, or basta before ganon. So medyo makulimlim yung panahon ngayon. So, ganito yung tsura ng aking bukid. Doon, hanggang dito yung bukid. Tapos, may konting pasyo doon. So, lahat yan hanggang doon. Yan. Actually, guys, binili ko to sa aking tita na kapatid ng aking tatay. Kasi, sabi niya, hindi daw sila dito mamamalagi or titira. So, better na lang na ibenta sa akin. Di ba? At least meron akong sa kanya, remembrance sa aking tita. Ayan, shout out pala sa aking tita na nasa Korea. Ayan, so nandito naman tayo. Actually guys, itong bahay na ito is tirahan ng aking mga lola at lolo noon. Tapos yung mga yung tatay ko, tapos yung tita ko dito, ata sila na malagi noon. So ang bala ko dito, just in case makabalik man ako sa abroad or meron akong budget, charot. Kung meron akong budget, gusto kong magpagawa dito ng sarili kong bahay. So, kasi maganda yung pasyo dito eh. Ito yung old house nila. Actually, ganito yung old house dito sa aming probinsya. Ganito. Parang siyang may poste. Lahat naman ng bahay may poste, diba? Basta nakaangat yung bahay. Ganon. So, punta naman tayo dito sa baba. At least, diba, may kapit bahay ako dito pag nagpagawa ako dito ng bahay. Ayan. Actually, yung bahay na yon is bahay ng aking classmate. So, shout out pala sa classmate ko. Then, so, yun oh, guys. Medyo manipis na yung kanyang lupain. So, ang problema lang kasi dito sa aming probinsya is biglang natutuyo yung bukid na walang kadahilanan. Ay, may dahilan pala. So, may tinatawag kaming torachok sa aming lingwahe.
na para siyang eel na parang umaano, sumisira dito sa ano. Dito oh. Ang hirap to speak Tagalog. Kaya hindi ko na ma-translate kung ano yung gusto kong sabihin. Basta naging manipis ito nang dahil sa torachok na yon. Ayan yung i-research ko yung ano, English ng torachok or Tagalog man lang para maintindihan ng ating mga viewers. So, punta natin tayo sa baba. Medyo madulas yung daanan eh. Ayan, para makita ko yun. Ayan. So, tingnan nyo oh, medyo maliliit yung bukid. At ito oh. Kailangan ko na talagang ipalinis ito immediately. Karat. So, parang ayaw ko nang pumunta doon kasi parang may ahas. Ano naman ako matatakutin sa ahas. So, baba na ulit tayo. So, pati itong isang bukid na to is kasama dito sa bukid. Ayan. Ano na talaga siya oh. Matataas na yung damo. So nandito na tayo sa baba. So itong pansyon na to is pansyon ng aking tito, tapos ng aking lolo. Ay bongga, may fish pan. May fish pan pa oh. Bakit? Ay, tatlo atang fish pan. Sa dalawa, tatlo. Ayan. So, hanggang taas, hanggang doon. Hanggang doon, hanggang doon. So, yan guys, pinakita ko na sa inyo yung aking bukirin. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo guys kung ano yung itsura ng bukid dito sa amin. O, oh, diba? At least may bukid ako. So actually guys, iba yung gumagawa kasi dito, tapos iba yung gumagawa dito, tapos iba rin yung gumagawa doon. So yung gumagawa doon is yung aking lola. So ito, ginawa ng nandun na bahay, tapos ito, ginawa ng ibang tao din. Pero ito, iisang ano lang din, isang bukid, iisa. Ay, may ano na. May. Tingnan natin guys kasi may betel nut dito. So, kukunin natin yung hinog na. O diba, social jackpot. O diba, kasi yung kapatid kong bunso, palaging humihingi sa akin ng perang pambili ng ganito oh. Eh meron naman kaming ganito. Ewan ko lang sa kanya kung gusto niya, kung bakit gustong-gusto niyang bumili. Eh meron naman kaming tanim. Actually guys, tanim ng aking lolo ito. So ay, salamat sa kanya at meron kaming inaani. Basta kinukuha ng ganito. Ala oh, kawawa naman itong bukid. Hindi ko na talaga. Kasi guys, hindi ganito yung itsura ng bukid noon eh. Tingnan nyo oh, parang hindi na bukid. Kasi may landslide na doon. Kasi palaging umuulan kasi dito sa amin. Ay, Diyos ko. Ayan. O, diba? Meron na tayong betel nut. Ayan. Ayan tayong nakuha. So ito is ibigay ko sa kapatid ko, tapos yung bayaw ko kasi nagchuchu sila ng betel nut. So yun guys, this is for today muna. And then see you all next time. Thank you for watching. Bye.